Guys, ito ay para dun sa mga tao na laging nakaupo. Oh, hindi ako nakaupo ha. Okay, may mga studies and research na nagpapatunay na ang taong laging nakaupo ay may higher risk of medical concerns. Ito ha, based sa Mayo Clinic, ang sabi dito, what are the risks of sitting too much? Kapag kasi ikaw, oh, hindi ako nakaupo talaga ha. Kasi kapag ikaw ay laging nakaupo, less yung energy mo as compared kung ikaw ay nakatayo o may movement gumagalaw. Sabi dito, research has linked sitting for long periods of time with the number of health concerns. Oh, this include obesity, pananaba, and cluster of conditions. Gaya ng pagtaas ng blood pressure, pagtaas ng blood sugar, excess fat dyan sa mga tiyan nyo. Yan. At saka pagkakaroon ng mga unhealthy cholesterol. O, diba? Di ako nakaupo, ha? At eto pa, Brad. Okay? Ang sabi ng Mayo Clinic, ang too much sitting, may mga side effect yan. For example, number one, bigyan natin tong 10. Weak legs and glutes. Oh, patunayan ko talaga yan. Hindi talaga uupo dyan. 2. Nag-gain ka daw ng weight. Number 3. Tight hips and back pain. Number 4. Eto ah, nakaupo ka lang, pwede kang magkaroon daw ng anxiety and depression. Siguro ito yung mga time na kakaisip mo. Siyempre, nakaupo ka niyan. O, nagkakaroon patuloy ng depression at saka anxiety. At ito, number 5. Higher risk daw ng cancer. Brad, galaw-galaw. Number 6, heart disease. May vlog ako dati. Oh, kidney disease, pwede din. Lagi nakaupo, hindi gumagalaw dyan. Number 7, higher risk daw ng diabetes, Brad. At ito, karamihan sa atin ang alam pag ikaw ay laging nakatayo. Diba, nagkakaroon ka daw ng varicose veins, Brad. Ito, yung sobrang pag-upo din ng matagal can cause varicose veins, Brad. Oh, number 9, DVT o yung deep vein thrombosis. Tingnan mo yan. Related lahat yung mga yan. Laging nakaupo ha. Galaw-galaw. Oh, stiff shoulder and neck. Yan na. According sa Mayo Clinic yan ha. Pero marami pang research dyan and studies. Hindi lang si Mayo Clinic ang nagsasabi ng proof na ang prolonged sitting can cause health concerns. Ang sabi din dito, overall, too much sitting and prolonged periods of sitting also seem to increase the risk of death. Brad, kaya hindi ako nakaupo ha. Okay, so ayan, this is only based on information. Pero sa research and studies, may proof, ha? May proof yan, Brad. Marami silang mga correspondent na ginamit. Okay, more than 1 million sa mga studies nila. Ha? So, ito ay hindi ano lang. Meron talaga mga na-publish na mga studies regarding sa prolonged sitting that can cause na pwedeng magkaroon ng problema dyan sa mga kalusugan nyo o kalusugan natin. So guys, di ako nakaupo ha. Okay, kung ang field of work mo everyday ay laging nakaupo. Kung, for example, may mga upuan kasi na gumagamit ng mga, yung may mga roller. Siyempre, kapag matagal ka nakatayo, ganyan, computer. Kapag may abutin ka, huwag mo nang gamitin yung roller, mga ganyan. Tapos abutin mo, abutin. Tumayo ka, Brad. Tumayo ka. Kasi kung araw-araw ganyan na hindi ka, patunay. Mga patunay na mga studies na ang matagal na nakaupo
ay makakaapekto yan sa kalusugan mo. Okay? Mas maganda na mupo ka dun sa mga upuan na walang roller, ha? Para mapilitan kang tumayo kung may kukunin ka. Okay? So, shout out sa inyo dyan. Baka sasabihin na naman, ba't ginawa pa yung mga upuan na may mga roller? Okay? Hindi ko alam. Tanong nyo sa kanila. Basta ako nandito lang, oh. Nagbibigay lang ng information. May mga use din yan, yung mga upuan na may mga roller. May mga use yan. Pero kung kadalasan na ginagamit mo yan, for example, nakaupo ka, tapos may kukunin ka, yun ang ginamit mo kahit malayo, hindi naman ganun yun. Siguro sa mga pwedeng abutin lang, pwedeng gamitin yan. Pero kung hindi ka na tumatayo dyan sa upuan mo, brand, ito na lang patunay sa'yo. Okay? So guys, thank you for watching. Prolonged sitting, ha? Ay nakakasama din. Kaya brad, galaw-galaw, ha? Huwag ka lagi nakaupo dyan. Ha? Thank you for watching. Bye-bye.